Ngayon, dito tayo sa last topic na natin ito. Para niyang mabilis ka. Bilisan lang natin. Zuckerberg, Facebook is building a machine to read your thoughts. According to the CEO ng Facebook, Facebook aims to access information about its users, not just through their smartphones and computers, but directly from their brains as well. Paano kaya nila yung gagawin? Ano? Sa tingin ninyo, paano yung Facebook po mababasa if you are not connected with the machine, the computer, paano nila mababasa yon? High-tech. In a recent interview with Harvard Law School professor Jonathan Citrain, Zuckerberg bragged about technology the social giant is working on that could one day allow users to navigate menus or even type using their mind alone. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na brain mouse. This is a clear transhumanism, mga kababayan. This is only possible if there is something that will be, you know, connected with our body or in our brain, just like the technology na dinevelop ni Elon Musk. Nagkukompetisyon yung dalawang multi-billionaire po para makontrol yung ating brain. Lagi ko sa inyo, mga kababayan, ngayon po ay mga araw na mga kamangha-makha na mga bagay-bagay sa ating mundo. The days of wonders are here today. Brain mouse. The concept is relatively simple. A smart object can communicate with each other, but your brain is closed off from them. The solution, according to Zuckerberg, is a shower cap looking device that will read the signals in your brain and use them to unlock the data streams of your thoughts. Galing! Ayos po ito, mga kababayan. Facebook has been testing such a brain-computer interface for a number of years as its F8 Developers Conference in 2017. The company showed off what Facebook Vice President of Building, Rihina Dogan, referred to as brain mouse, a non-invasive brain interface that could one day allow users to control AR applications. Now, that is just an update for you, people, folks, all throughout the world, para hindi na po tayo masyak sa future natin. And yun ang mga kababayan, pag pinasok na po tayo ng unano, mas mai-enhance yung mas ma-enhance, mga kababayan, yung brain mouse. Di ba? They are out to connect humanity to the internet, the body, yung mismong katawan natin, mga kababayan, i-connect nila sa internet. That is their ultimate objective. Kasi pag hindi nila yun magawa, hindi nila magagawin yun, hindi nila makokontrol tayo. Kailangan i-connect tayo doon. Gusto niya,
So that's it mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ako magtatagal ngayon kasi may mga next time ko na po ipapaliwanag sa inyo. May mga gagawin kasi ako ngayong hapon. Yan, andun lang muna tayo. Hanggang doon lang muna. Okay po, mga kababayan. Basahin ko pa rin. Hanggang 1 tayo. Basahin ko pa rin yung mga reactions po ninyo. Yung mga inquiries po ninyo dito. Dumiretso na lang po kayo sa aking messenger. Ace Calliora, Sernik, si Virginia, mananatili siya sa pwesto para may panakot naman sa atin through media para meron siyang kikitain sa kalukuan nila. Pariyo nila Duque, Sernik. Nick Borromeo, kasama sa 12 tribes nila, Neptali, God, Aser, and others, di ko po kilala iba. Lourdes Cardenas, dapat pariyong bongbong, Bongbong Marcos at Bunggo. Edwin Tapit, BBM Gwen, Garcia Team Up, pabor po ako. Januan, magandang umaga po. Ethiopia, yata Dante, sabi ni Josida. Oo. Ethiopia nga. Yung mga galing doon sa bansang Ethiopia. Ethiopian Jews. Ang gaganda nila, kahit black sila po, ang gaganda. And some of them, members na ng IDF, Israel Defense Force, mga kababayan. Wilson Suarez, sir, hindi mo masabi yung kung ano pagbawa sa tao sa mundo. Lagi na lang po natsi-checkmate. Kaya pinuputol ko yung statement ko. Kayo na lang po ang magdagdag. Yung hindi ko binabanggit, dagdagan na lang ninyo. Obvious naman yung sinasabi ko, di ba? Kaya pinuputol ko, di ko na dinidiretso yung mga statements ko. Yung sentence ko putol. Purposely pinuputol ko po. May nadali na naman, na-stripe na naman akong isa. Kanina lang. Kaya hindi ko po mabasa itong pagbabawa sa tao sa mundo. Hindi ko po hindi ko po mabasa. Ano nga sabi mo? Pagbawa sa tao sa mundo. Hindi ko talaga mabasa siya. Di ba, di man yun. Kasi putol na yun. Putol na po. O si Pina, ako si Dan, BBM at Gob Gwen Garcia, ang maganda, si Gob, hindi nagpapauto sa bid ko. Jubit Luterte, gurang na talaga si Tatay Digong, pero may asim pa. Makakadali pa dang... Nemesia Canimaro, ang huling bili ni Brother Eli ay wag ngang tatanggap ng bakulaw. Ganun ba? Di ba na ko nanonood kasi sa kanya? Eric Cyrus, tama, Rolls Royce, yan na lang, millennial reign ni Jesus Christ, abangan natin. Ni kay Lugaw, natong Griswoman, tumakbong busy pero atat magpresidente. Irene Gabuyo, good day po, nakahabol din sa balita, God bless po, Dante's family. Flor Maynes, a blessed weekend everyone. Fit in shape. Totoong bininta ni... Wag na. Florida Bulan. Good morning po, Sir Dan. Watching from Oman. Josefina, BBN Garcia. Sana President at Vice President po. Dahil matapang siya. May prinsipyo. Erineo de la Paz. Therefore, inotel si Lugaw kasi spare tire lang. Inotel. Lalong naging inotel po yung opisina. Wala lang.
Sayang lang ng opisina. I-abolish na yan. Million-million yung budget for nothing. Wag na. Irene Gaboyo, ba't po kasi nagkaroon ng senador congressman noong araw? Trick Sevilla, pagod na ang Pangulo. Mawa naman sila. Gustong gamitin ang partido? Walang ka, no? Walang kabusugan? Naglalaway palagi, mga kababayan. Di na matutoy. PDP Laban, pure dilawan yan. Ang founder, ama ni Coco. Press critic ni Marcos. Kaya nag-join sila ni Ninon ng Party Laban, naging PDP Laban. They fought against the Marcos. Yan nga ang history niya. JJ, good PM po Sir Dan. Curfew hours na naman. Sino pabibili sa mga restaurant 24/7? Logi yung 7-Eleven. Yun nga po ang objective niyan. Kaya laging may ano, wala na. Series po ito. Parang teleserye yung ang probinsyano, wala nang katapusan hanggang ngayon. Sinara na. Binawi na yung franchise. Nag-migrate. Yun ang mangyayari dito. Series. Kung ano-anong variants, lumalabas. Walang katapusan. Nakita ko yung mga reactions doon sa mga balita tungkol dito sa mga ginagawa nila. Yung mga balita sa variants at kandado. Ang dami ng galit. Nagising na yata yung tao. Nagising na kayo. Ayaw na ninyo. Mary Sabocor, panggulo lang sa balita yan, Sir Dan, pero may niluluto sila na governance in line with one world government. Rowena Piawan, kapal naman ang muka ni Alibaba. Amlan, morning, Sir Dan, Negros Oriental po, my place. Gawsed, puro sila bakula, wala akong iboboto sa kanila. Same feeder silang lahat, puro inutil. Ereneo, ngayon kahit sino ang maging president, wala na akong paki, nakaumang na ang New World Order. Yan po talaga ang mangyayari, nakaumang siya. Melchor Erminio, Banat Bay, Himod, Kawatano at Bongo, Digong. Rigmaster, alisin na ang Smartmatic sa Pilipinas. Jane Salve, Noto Bongo, BBM for President, ambisyoso siya, masyado pang napatunayan pagiging presidente pa ang gusto. June Belen, ano nangyari? Sir Dan, dapat butuhan natin mga Pinoy yung kandidatong may malasakit sa tao. Lahat naman po yan nagsasabing may malasakit sila, mga lumang kandidato na walang nagawa sa kapakanan ng taong bayan. Wala man dyan nagsabing wala kaming pagmamahal sa bayan. Lahat yan may malasakit. Ermina Abuan, Sir Dan, BBM for President, Vice President Marcoleta, isulong Marcos Malaki na itutulong sa Pinas para magamit ng sambayanang Pilipino ang pamana ni Apo Lacay, President Ferdinand Marcos. Eddie Discaliar, kahit sino pa sa kanila, BBM pa rin kami. Roelio Damaso, Sir Dan, baka mandaya sila. Gusto nilang magpresidente, hindi naman ni sila ibuboto. Mulat na taong bayan, Marcos po kami. Marichil Lorente, I don't like Bongo. Isnab siya. Isnab niya yung injection.
na nasa Indonesia. Romihonyo, Solid Sure Win, BBN, Marculeta, Dilma, bakit kaya dito sa Hong Kong walang problema ang mga sasakyan? Iskilahan, basta't nakamas, pwedeng magpunta dahil sa kahit saan, basta't within Hong Kong lang. Abraham Juan, TV official, Sir Dan, sa Ethiopia, Gondor, na-exile ang mga Black Jews. Hanggang ngayon, dala pa rin nila kanilang kultura. Christine Diason Estribor, abnormal na sila mga opisyal. May mga unano na yata sila sa otak. Pinasukan na yata ng unano. Mary Ann Cordero, Satan, I know who are, who you are. Don't fight with me. Elizabeth Olavanyo, dito po nagpabakulaw ang 57 years old na lula. Bigla nagkaroon ng means o rigla. Bumata! Ayos yun. Bumata! DJ Valderrama, Agustin, good morning po. Happy po na makahabol. Jimbel Kumpay, dati po Catholic ako. Ngayon born again Christian na po. Follower of Christ. Called by God. Thank you. Thanks God. He opened my eyes for truth. DJ Valderrama Agustin, mukha pong yung hospital nila ay yung ancient asylum noong panahon ng ancient Egypt. Yung iba doon ay pinapatay talaga ng doktor. Medical malpractice. Sana po, walang unano yon. Kasi pag may unano yon, yung i-roll out sa mga health workers natin, iwan ko lang. Kung may unano siya. Tapos, yung nag-attend sa'yo, may naririnig na boses, nurse, painumin mo na lang. Mali-mali na yung ano, mali-mali na yung pinapainom na resita. May resita yung doktor. Tapos may naririnig yung nurse. Wait, ano, Mr. Maravilla? Trek Sevilla, Denmark, Norway, and Iceland have suspended. Ayun. Yun balita. Sa Monte Sinaida, YouTube Serdan, marami ng ang binabalita yung huli sa Denmark na bansa. Lulit Lana, kahit ano pa ang balita kasi Serdan, fake daw o natural lang. DJ Valderrama, mas okay po dito makinig kaysa sa news ng dalawang network. Kaumay na ako. Hindi fan ng drama. Jerry Diaz, magaling magnegosyo ang China. Kahit masama, okay lang, palit sa droga. Bakulaw, okay nga, panalo sila. Florente Edica, Sir Dan, good morning. Jesus Christ, good morning, sir, family. At sa mga taga-subaybay. Eloy Danaba, mga baliw na sila. Jibel Company, Christina Diazon Estribor, dati blinded ako simula noong 2009. God changed me in many ways. Cesar Panaligan, totoo nga po yung sinasabi mo, sir. Lumulusob na ang mga yudimon sa mundo. Nagaganap na ang nasusulat. Charmy Buising, now I understand kaya pala namigay ng Sinibak sa atin ang China kasi pagdating ng butuhan kung sino ang dapat maging leader sa Green Passport System kasi sa palagay ko magbubutuhan pa sila. They will control the world through that passport, mga kababayan. In that passport will evolve to the ultimate mark ng Mamao.
Ganun po ang direksyon niya. Papunta tayo doon, mga kababayan. Randy Canto said that sobrang bilib na bilib ako dati kay Duterte. Laki paghanga ko sa kanya, pero ngayon wala. Nasira siya sa akin, namulat, pamulat ng pagka-pandemone. Parang nakabilang na din siya sa mga Axie Boy. Kaya nga ako sendan sa Inclex passer na ako, pero di pa rin ako nag-apply as nurse. Kasi yung mga sakit ngayon, gawa na ng tao, ayon yung pera. Ganun nga po. Rose de la Cruz, Sendan, talaga, palatuloy pa rin, panilin lang ng mga kampon. Pag namatay sa Bacolod, sasabihin, bidko. Talagang sinukluban na ni Satanas. Wala nang mga konsensya. PGD, kasi po Sendan, sa WEF, may pinakita na video na may sakit sa heart, makikita na agad sa chip. Then since embedded na ang human chip, yung DNA repair po ang mangyayari, no need of doctor. Embedded na. May kuhan ka na sa katawan mo. May tawag doon. May clinic. O ngayon, mga kababayan, maraming salamat po. Monday naman po tayo. May mga gagawin pa kasi tayo. This is your host, Dante Maravillas. Learn the ABC of Salvation po. Palapit na po tayo at hindi sila titigil. It will continue. And no one can stop them. The only way of escape, look up, mga kababayan. This is your host, Dante Maravillas. Bullseye. Bye-bye po. God bless.